الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so ngayon po ay mag-actual video po tayo sa tamang pag-aablusyon o tamang pagwudo sa Islam. Dahil marami pa sa mga kapatid natin sa Islam na kapag sila ay nagsasagawa ng wudu o nagsasagawa ng ablusyon, ay marami pa sa kanila ang mga hindi alam ang tamang pagwudu. So ngayon, ipaliwanag natin kung paano ba nagwudu ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam para makita natin kung tama ba o mali ang ating pag-aablusyon. So, unang-una dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wag na wag mong kalimutan ang sinasabing an-niyyah. Sinasabing an-niyyah. Bago ang lahat, bago ka magwudo, ay kailangan ikaw ay magniniyyah. Ano ba ang niyyah? Sabihin mo lang sa puso mo na ikaw ay magwudo. Sabihin mo lang na magwudo ako, pero sa puso. An-niyyah to, mahalluha fil qalb. An-niyyah, ang purpose ay hindi sinasabi sa dila, bagkus sinasabi sa puso. Huwag mong sasabihin na, inni nawaito an atawadda, wuduan lisala. Mali yan, bid'a, hindi pwede yan. Pero sabihin mo lang sa puso mo na ikaw ay mag-aablusyon. So ngayon, ito ang number one mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, bago natin gagawin yung actual video, ay ipapaliwanag muna natin bago natin gagawin ng straight na wala lang putol-putol na pag-aablusyon. So, ang pagwudo ay pinapahintulutan ng isang beses lang, dalawang beses lang, o tatlong beses lang. So, unang-una dito, siyempre huwag na huwag natin kalimutan ang sinasabing an-niyyah. Ang sinasabing an-niyyah. So, ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una dito, pagkatapos mong magniya sa iyong pagwudo, ay wag na wag mong kalimutan ang sinasabing at-tasmiya, ang bismillah. Base sa hadis ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang tao na hindi niya basahin ang bismillah bago siya magwudo, ay parang hindi siya nakapagwudo. So kailangan, kasi kasama sa kayfiyatul wudu, ay ang tasmiya, ang pagsasabi ng bismillah. Unang-una, magniniya ka na ikaw ay magwudo. Pangalawa, sasabihin mo ang bismillah. So ngayon, actual video natin at ipapaliwanag natin kung paano ba ang tamang pagwudo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Unang-una dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paggamit natin ng tubig ay wag natin masyadong damihan. Dahil sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la tusriful ma. Ay, huwag niyong sayangin ang paggamit ng tubig. Sinabi ng isa sa mga sahaba, Ya Rasulullah, pati ba ang pagwudo ay hindi dapat kailangan sayangin ng tubig? Sinabi ng propeta, naam, hindi pwedeng sayangin. Sinabi ng mahal na propeta, walau fi nahrin jariya, la tusriful mo yan. Kahit mismo sa yung tubig na dumadaloy, na ikaw ay nagwudo, ay huwag mong sayangin yung tubig. Paano yun? Pagbubuksan natin yung tubig, ay dapat ay kakaunti lang. Ganyan lang po. Ganyan. Yung iba, akala mo naliligo. Ang lakas-lakas. Mga kapatid, huwag mong sayangin ang tubig. Dapat mahina lang. Dahil yan ang kasama yan sa sunnah. Kasama sa sunnah, na yung hihinaan mo lang yung tubig o kakaunti lang na tubig ang yung gagamitin sa pagwudo. Pag nilakasan mo yan, na haram. Sinasayang mo yung tubig. Haram mga kapatid sa pananampalatayang Islam, akala mo naman yung maliligo, akala mo naman yung maglalagay ng magpapainom ng mga hayop, maglalagay ng tubig sa mga halaman. Hindi. Dapat kakonti lang. So ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, actual video natin ang sinasabing pagwudo. Unang-una dito, gagawin natin yung talata marrat, yung tatlong beses. Dahil may tatlong beses, may isang beses. So, kukunin natin ngayon yung tatlong beses para hindi kayo malito, dahil ang narinig namin kay Ustads, tatlong beses lang, napag-aralan namin sa fiqh
Napag-aralan namin sa online, napag-aralan namin sa madrasa, tatlong beses magbuto. Pag dalawa o isang beses, hindi tanggap. Hindi. Tanggap lahat yun. So ngayon, kukunin muna natin yung tatlong beses na pamamaraan ng pagbuwudo. So ngayon, nagniya ka na na ikaw ay magbuwudo. Pangalawa, babasahin mong basmala o ang bismila at dapat ay kakunti lang na tubig ang yung palalabasin mula sa lugar kung saan meron tubig. So ngayon, pagkatapos kong magbismila, so ngayon, babasahin mo yung kamay mo sa dapat, yung kamay mo ay igaganyan-ganyan mo mga kapatid. Papasukin mo, yan ito, dali ko ha. Dapat yung parang imamasas mo yung kamay mo dito, imamasas mo yung kamay mo para pumasok yung mga tubig, tapos ganyan, pagbubudo sa kamay. Talata marat, tatlong beses. So tatlong beses, so gagawin mo yun na tatlong beses, okay, so ganyan na. So dapat yung kamay mo, pupunasan mo ng maayosan at dapat yung mga dito ay iyong babasahin pati yung mga kuko. So ngayon, pagkatapos mo sa kamay, ang sunna ay ang pagsasabayin mo ang bunganga at ang iyong ilong. Yan ang sunna. Pero kung halimbawa, nag-ablusyon ka, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo, ay walang problema dyan. Tama rin yun. Pero ang kukunin natin dito ay yung sunnah, yung afdal. Siyempre, kung bibigyan ka ng trabaho, siyempre, ang kukunin natin yung magandang trabaho. So ngayon, ang kukunin natin ngayon ay ang sunnah. Ang sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. Pagkatapos ng kamay, ay isusunod mo yung bunganga at saka yung ilong. Pagsasabayin mo yung dalawa. Paano yun? Kukuha ka ng tubig, tapos pagsasabayin mo yung bunganga mo, pati ang ilong mo, ng tatlong beses. So, kukuha ka ulit, tapos tatlong beses yan. Pangalawa na yun. So, pangatlo, yun ang sunna, ang pagsasabayin mo, ang bunganga mo, pati ang ilong mo. Long nose ka man, flat nose ka man, wala ka mang ilong, dapat pa rin kunin mo yung sunna, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay, ngayon. Pero kung ginawa mo, tatlong beses sa bunganga, tatlong beses sa ilong, walang problema dun. Tama yun. Pero hindi mo nakuha yung sunna na ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa dito, ang mukha. Ang mukha, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay hanggang dito. Babasahin mo yung hanggang dito, tapos hanggang dito sa tainga ng tainga mo. Yung dito banda sa baba ng tainga mo, babasahin mo yan hanggang dito sa taas ng baka mo. So ito yung babasahin mo sa mukha. Kasi yung iba sa atin, pag nagbubudo ng mukha, yung mga kasama sa mga kapatid natin, mga Muslim, pag sila ay nagbubudo sa mukha, ay ganito lang. Mali yan. Yung dito lang yung binabasa nila sa kanilang mga mukha. Mali yan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang tama ay yung babasahin mo yung dito banda sa taas ng noo mo hanggang sa baba ng yung tainga hanggang dito sa yung taas ng yung baka. Kung may balbas ka naman, dahil ako wala akong balbas, so dapat mong basahin yung balbas mo. So ngayon, actual natin yung mukha. Yung mukha, tatlong beses. Kukuha ka ng tubig, tapos ilalagay mo sa mukha, tapos ganyan mo, tapos hawakan yung tenga mo dito, tapos kaluskusin mo. Yan yung sunnah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangalawang beses, kukuha ka ng tubig, tapos yung hanggang sa tenga, tapos pangatlo, so yun ang sunna, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mula dito hanggang sa tenga dito, hanggang sa taas ng yung baka. So yun ang sunna, tatlong beses, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So ngayon, ang susunod na ay ang kamay. Susunod ang kamay. Mga kapatid,
pananampalatayang Islam, napakaraming mga kapatid natin na mga Muslim na pag sila ay nagwudu ay mali pagdating sa kamay. Yung iba sa atin, pag sila ay nagwudu, kumukuha sila ng tubig at inuuna yung siko. Nauuna sila sa siko. Mali po yan. Mali po yan. Hindi natin sinasabi na hindi tanggap yung pagdarasal mo. Ang kukunin natin dito ay yung sunnah. Yung sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung iba naman, pag sila ay nagwudu, kumukuha lang ng konting tubig, tapos dito sila nagsisimula. Mali yan. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa in kuntum fi salah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ibig sabihin, wa aydiyakum, magsisimula ka sa kamay hanggang sa iyong siko. Yun ang sinabi ni Allah. Hindi sinabi ni Allah na dito ka magsimula sa siko, papunta sa kamay. Ang sinabi ni Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Magsisimula ka sa iyong kamay hanggang sa iyong siko. Paano yun? Paano magsimula sa kamay? Ganito ang sunnah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Una-una dito, kukuha ka ng tubig. Pagkuha mo ng tubig, pwede mong iganyan, tapos iganyan yung kamay mo, unahin mo yung kamay, tapos yung siko. Unahin mo yung kamay, tapos yung siko. Tapos, kailangan, iganyan mo rin yung kamay mo. Pag sa kamay ka na, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ulitin natin, pangalawang beses, kukuha ka ganyan, tapos igaganyan mo, tapos unahin mo yung kamay mo, kasi sinabi ni Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, unahin mo ang kamay mo hanggang sa iyong siko. Yung iba sa mga kapatid natin, akala mo yung nagwawasin ng sasakyan, akala mo naglilinis ng bahay, hindi mo na, ganyan mo lang, tapos hanggang siko. Pero kung halimbawa, halimbawa, ustaz, nagsimula ako sa siko, tapos ganyan, walang problema dun. Tama din yung pag-aablusyon mo, pero hindi mo nakuha yung sunnah. Dahil ang sunnah ay magsisimula ka sa kamay hanggang sa siko. Tatlong beses. Pag kaliwa naman, ganun din ang kaliwa. Igaganyan mo lang yung kaliwa, tapos unahin mo yung kamay mo, isa, tapos, dalawa. Tapos, kunin mo yung kamay mo. Tatlo. Okay. So ngayon, nakuha natin yung tama at nakuha natin yung mali sa kamay. Unahin natin yung kamay hanggang sa siko. Sa ibang hadis na nabanggit ni hadis ni Abi Talib, Ali bin Abi Talib, na pag sa kamay daw ay pwede mo daw unahin ang kaliwa bago ang kanan. So pero hindi muna natin pag-uusapan yan, baka sakaling malilito kayo. So ngayon, sa ulo na, babae at lalaki walang pagkakaiba sa pagwudu at saka sa pagdarasal. Pagwudu at pagdarasal. Sa ulo, paano ba sa ulo? Dihaban wa iyadan. Dihab wa iyadan. Siyempre, pagkatapos mong basahin yung kamay mo, siyempre, kukuha ka ng tubig na konti, tapos igaganyan mo lang, magsisimula ka sa iyong noo, hanggang dito sa baba, tapos ibabalik mo siya, pagkatapos mong ibalik, ay yung sa baba mo, ay yung hintuturo ng iyong kamay, ay ipapasok mo sa loob ng iyong tainga, at yung tatay ng iyong kamay, ay ipapasok mo sa yung ibaham. Ang sinasabing ibaham ay yung sa likod ng yung tainga. So ganyan, gagawin mong ganyan, tapos nililinisin mong ganyan nang isang beses lang. So may mali naman tayo dyan. Ano naman yung mali? Iba sa mga kapatid natin na mga nagsasagawa ng ablusyon, pag sila ay nagwudu, pagkatapos nilang basahin ganyan, tapos dito, pati yung liig, binabasa. Yan khilafu sunnah. Hindi yan nagawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi lang, basahin mo lang yung ulo mo, tapos yung tainga mo, paikutan mo ng dalawang kamay mo, tapos sa likod, hindi lang sinabi to na pati yung likod mo ay babasahin mo. Yan khilafu sunnah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, makruh. Hindi pwedeng gawin yan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, isang basis lang.
May makita ka sa mga kapatid natin na mga babae, mga kapatid natin na mga lalaki, pag sila ay nagubudo sa ulo, ay... Tapos, tatlong beses pa. Ang sunna, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay isang beses lang sa ulo. Isang beses lang sa ulo, yan ang sunna na ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, so ngayon ay pupunta na tayo sa paa. Dahil marami pa sa mga kapatid natin na nag-ablusyon, na pag sila ay nag-ablusyon sa kanilang mga paa ay mali-mali pa. So ngayon, kukunin natin yung paa. Pag sa paa naman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pag sa paa, medyo hindi makita yung video natin dahil napaka... Okay. Okay na yan. Pag sa paa naman, tatlong beses din. Dapat pag paa, pagkuha mo ng tubig sa paa, ay lahat ng mga sa loob ng yung mga daliri ng yung paa, ay dapat mo imasad yan nang mapasok yung tubig. Tapos, isa, bali. Dalawa, bali. Tatlo. So may mali tayo na mga kapatid natin, na mga lalo na sa mga kapatid natin na mga kalalakihan, pag sila ay nag-aablusyon sa paa, ang binabasa lang nila ay dito lang sa taas. Dito lang sa taas, hanggang dito lang ang kanilang binabasa. Hindi nila binabasa yung dito sa gilid, likod ng kanilang paa, pati sa ilalim ng kanilang paa. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lil aqabin minan nar." Kaparusahan, kasuklaman sa taong nag-aablusyon na hindi niya binabasa yung likod ng kanyang paa. Yung dito. Yung dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dapat basahin mo yan. Hanggang tayo na yung paa, babasahin mo yan hanggang dito sa likod, hanggang sa baba ng yung paa. Babasahin mo lahat yan ng tatlong beses. Tatlong beses. Yung mga ibang mga kapatid natin na mga Muslim, na pag sila ay nagbubudo sa paa, ang binabasa lang ay dito lang sa taas. Kapatid, mali ang yung pagbubudo. Hindi tanggap ang yung pagbubudo. Bakit? Mayroong hindi basa sa pamamagitan ng yung mga paa na dapat na yung basahin. Sinabi ng mahal na propeta, "Wailun lil aqabin minan nar." Kaparusahan sa nag-aablusyon na hindi niya binabasa yung likod ng kanyang paa. Okay, tatlong beses. So ngayon, nakuha natin yung actual, ipinaliwanag natin yung tama at pinaliwanag natin yung mga mali. So ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa pagwudo, ang mahal na propeta ay nagwudo siya ng isang beses, nagbudo siya ng dalawang beses, nagbudo siya ng tatlong beses. Okay. Para malaman natin lahat, dagdag kaalaman natin, unang-una, gagawin natin yung isang beses. Ang isang beses lang, ang kanyang hukam ay wajib. Paano yun? Mag-aablusyon tayo ng tigi isang beses lang. Bismillah. So yun po ay isang beses lang. Isang beses ang kamay, isang beses ang kaliwa, kanan, isang beses ang muka, isang beses ang paa, kanan, kaliwa, isang beses ang ulo, yan po ay tama. Tama po yan. At ang kanyang hukam ay wajib. Huwag mong sabihin na pag nakita mo yung kapatid mo na isang beses lang nagudo, bakit isang beses dito? Bakit isang, mali yan, dapat tatlong, hindi, tama yun. So may dalawang beses na naman. Dalawang beses, pwede rin ang dalawang beses. Paano yun? Kukuha ka ng tubig. Bismillah. Tapos, yung mukha. Dalawa. Bali kamay.
Isa. Dalawa. Balik kanan, kaliwa. Isa. Dalawa. Balik ulo. Isang beses lang. Tapos, yung paa, dalawang beses lang. Isa. Dalawa. Bali, kanan naman. Isa. Dalawa. Okay. Ginawa natin yung isang beses. Ginawa natin yung dalawang beses. Yung kanina, ginawa natin ng tatlong beses. Kahit saan dyan ay pwede kang magudo ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses, pero ang pinaka-kompleto at ang pinaka-afdal at ito ay sunna ay ang tatlong beses. Tatlong beses. So ngayon, dahil tapos na tayo mag-ablusyon, ginawa na natin yung isang beses, dalawang beses, tatlong beses, at pinag-usapan natin yung mga tama at mga mali at yung ano ba yung sunna. So ngayon, ano ba ang dua? Ano ba ang dua? May dua ba dyan at pwede bang itaas ang ating mga kamay? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos mong mag-ablusyon, ay itataas mo lang ang hintuturo ng iyong kamay at sasabihin mo lang na asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. May narinig kayo ng mga dua na Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ang dua na yan ay hindi na ginawa ng mahal na propeta bagkus idinagdag lang niya ni Tirmidhi. Si Tirmidhi lang ang nagdagdag sa dua na yan. Na Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ang iba sa ating mga ulama ay idinaif. Sabi nila hindi pwede ang dua na yan dahil ang warad, ang nabanggit lang sa hadis na sinabi ng mahal na propeta ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sinabi ng mahal na propeta pag sino man ang taong basahin niya ito pagkatapos siyang magudo ay bubuksan sa kanya ni Allah ang walong pintuan ng paraiso at papapasukin ka ni Allah sa kahit saan mo gustong pumasok sa walong paraiso na ito. So, yung iba naman na nabanggit na narawan ni Mi'ad Sahahu Albani at ito rin yung ginagawa nila Sheikh Ibn Al-Qayyum na yung sasabihin mo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa atubu ilaik wa Sahahu Albani. Ito naman yung kanilang mga sinabi, pero ang nabanggit lang sa hadis ay ang ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. So ngayon, pwede bang punasan yung aking kamay, yung aking mukha dahil may mga tubig? Pwede ko bang punasan bago ko magdasal kasi may mga tubig? Pwede ko bang punasan ng tissue, ng tawin? Oo, pwede. Pwede mong punasan. Pero ang sunna na wag mo nang punasan. Bakit? Dahil ang ating mga kasalanan ay yakhruj, lalabas mula sa ating mga kamay. Bawat paglabas ng tubig o dumadaloy na tubig sa ating pagwudu ay may kasamang mga ating mga kasalanan na lumalabas sa ating mga mukha, dito sa ating mga tainga, sa ating mga buhok. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay pagkatapos niyang magwudu ay binigyan siya ng tissue, binigyan siya ng tawil. Ngunit ito hindi niya kinuha. Hindi niya tinanggap. Ang mahal na propeta pag siya ay nagwudu ay hindi na siya nagpupunas kung ano man yung mga tubig dito sa kanyang katawan, hindi niya ito pinupunasan. Bagkus pagkatapos yung magwudu, may basa man sa kanyang mukha, may basa man sa kanyang mga siko, sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa, sa kanyang buhok, ay hindi na niya ito pinupunasan, agad-agad na siya magdarasal. So ang sunna ay hindi na natin tatrapuan ng tisyo ang ating mga tubig sa ating katawan pagkatapos natin mag-ablusyon. Pero kung pupunasan mo, walang problema dun. Pero ang kukunin natin dito, dahil ang kukunin natin na yung afdal, ang kukunin natin dito ay yung sunna. So hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ituro natin sa mga kapatid natin na mga balik Islam, mga kapatid natin na mga born Muslim na hindi pa marunong mag-ablusyon. Pag makita mo yung kapatid mo na nag-aablusyon, na meron sa kanilang mga kamay ang rilo, meron sa kanilang mga kwintas, mga anong bagay na meron sa kanilang mga tainga, nang tawag dyan, yung mga aritos na ginagamit ng mga babae, yung mga rilo,
Mga kapatid, bago tayo mag-ablusyon, itatanggalin natin lahat yan. Bakit? Wajib na mabasa ang mga dapat natin basahin sa pamamaraan ng ating pagwudu. Mga mali yan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kung ikaw naman ay may cutics, tanggalin mo yung cutics mo bago ka magwudu. Dahil hindi rin tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung dasal. Ikaw naman na may rilo, tanggalin mo yung rilo mo, ilagay mo muna, original man yan, water resistant, o anuman ang tawag sa rilo mo na yan, gold man yan, original, tanggalin mo pa rin. Dahil yun ang sinabi ng ating mga ulama. Hindi porkit original, wala namang problema, dahil kahit mabasa ng tubig, wala namang problema kasi original naman to. Oo, walang problema. Pero ang problema dun, pag hindi nabasa yung lugar kung saan nilagay mo yung iyong rilo, ay hindi tatanggapin ni Allah ang iyong dasal. Bakit hindi katanggap-tanggap ang iyong pagwudu? Hanggang dito na lamang po. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.